Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak, tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon.
isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ang magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na ako ang Panginoon, ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol ng kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo na po. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas,
Ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo. Kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nasa huling araw ng Kwaresma, ang Sabado bago ang Linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo o ang Palaspas. Bukas pa ang Linggo ng Palaspas. Nakakagulat lang kahapon, Biyernes, nung magbe-bless na kami, ang dami nang may hawak ng palaspas. Well, nauna na. Baka pagdating bukas, maitim na yung palaspas nila. Na, dahil nabasa na, bukas ang Linggo ng Palaspas o ang Linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Tayo po ay papasok na sa tinatawag nating mahal na araw. At mga kapatid, sana po huwag nating kalilimutan, ang ating mga gagawin sa mga susunod na araw ay hindi lang para sa atin. Yung gagawin nating sakripisyo, pagdarasal, yung gagawin nating mabubuting bagay, huwag lang natin igawin alang-alang sa ating sarili at intensyon. Kaya nga, ang mahal na araw ay nagiging araw din ng pamilya. Anong balak ng pamilya ninyo ngayong mahal na araw? Saan mo dadalhin ang pamilya mo ngayong mahal na araw? Papaano nyo gugugulin, gagamitin ang mga araw na banal bilang isang pamilya? Nakakatuwang makakita ng mga pamilyang nag-Stations of the Cross, nagbibisita iglesia, mga pamilyang nagsisimba. Marahil, yan din sana ang ating iniisip ipinagdarasal. Lalong-lalo na habang tayo'y kumpleto pa. Kaya nga sa ating mga pagbasa ngayon, maririnig po natin kung paano pinahalagahan ng Diyos hindi lang ang isang tao, hindi lang ang isang individual. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano binawi, niligtas ni Yahweh ang kanyang bayang Israel. Narinig natin ang napakagandang plano ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Sila ay lilinisin, ililigtas, aayusin sila. Kung paano sila minahal ng Diyos
bilang isang bayan. At sa ating ebanghelyo, narinig natin si Caiphas, nagsasabi, mabuting mamatay ang isang tao kaysa ang buong bayan ang maghirap dahil hinulaan niya na si Jesus ang poong Nazareno ay mamamatay hindi lang para sa isang bansa, kundi para sa buong mundo. Ang plano ng Diyos ay hindi makasarili. Ang iniisip ng Diyos ay hindi makasarili. Kung magliligtas ang Diyos, para sa lahat. Kung magmamahal ang Diyos, para sa lahat. Kung magpapatawad ang Diyos, para sa lahat. Kaya nga ngayong mahal na araw, ito ang ipagdasal natin, Panginoon, iligtas mo ang aking pamilya. Huwag lang ako ang ayusin mo. Huwag lang ako ang patawarin mo. Huwag lang ako ang mahalin mo. Huwag lang ako ang gantimpalaan mo. Masdan mo ang aking pamilya. Kailangan ka ng aming pamilya. Nawa, Panginoon, ngayong mga mahal na araw, bilang isang pamilya, makita at maalala namin na ikaw pa rin ang tunay na mag-aayos ng aming pamilya, na mag-aayos ng bansang ito, na mag-aayos ng mundong ito. Kaya naalala ho ninyo, nung nagsisimula ang pandemyang ito, di pa naman kasi tapos yung pandemya, huwag tayo masyadong paulit-ulit na sinasabi ng Quiapo, huwag makapagpakakampante. Nandyan pa rin ang banta. Huwag tayo makalimot, magmalasakit. Noong kasagsagan ng pandemya, paulit-ulit natin naririnig, malasakit, malasakit, malasakit sa isa't isa. Eh ngayon, nawawala na naman. Puro pananakit, pananakit, pananakit na naman tayo sa isa't isa. Huwag nating kalimutan, nung nagsisimula ang pandemyang ito, ang ganda ng sinabi ni Pope Francis, "This pandemic is not a judgment of God, but for us to judge which is essential and not." Hindi tayo tinapos. Inaayos tayo ng Diyos na sana ngayong mahal na araw, muli nating makita yung mga tunay na essentials ng buhay natin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, una, humingi tayo ng patawad sa Diyos. Kung tayo man ay naging sanhi, nagpabaya sa pamilyang ibinigay ng Diyos sa atin. Sa bansang ito, kung tayo ay naging bahagi ng pagkakamali, ng pagkakawatak-watak, ng pagkakasala ng pamilya natin. At pangalawa, ilapit natin, isuko natin sa Poong Jesus Nazareno ang ikaayos, ikaliligtas ng ating pamilya. Araw-araw, gagawa pa rin ng paraan ng Diyos para maayos hindi lamang ang iyong buhay, ang buhay ng pamilya at ng bansang ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo.
ang mga hindi Kristiyano naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekonomismo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga may kapangyarihan naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa isang pananampalataya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, ang intensyon ng ating pamilya, ang pangangailangan ng ating bansa. Ipagdasal po natin ang mga pamilyang dumadaan sa matinding pagsubok ngayon, ang mga kapatid natin at kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya, lalong-lalo na ang mga may sakit. Ama naming mapagmahal, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa iisang katawan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang nung kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag mapasiphayo sa kanilang inaasam, at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulunggating makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay.
sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating kamag-anak at mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
awit pag-ilong. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, dinig mo'y isang awit pag-ilong. Ang paling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaang masipayo. Ikaw ang bugtong ininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso't dinig mo'y isang awit pag-ilong. Akayin sa handaang matuwid, huwag nawa pahintulutang mabighani ng panandali at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso't dinig mo'y isang awit pag-ilong. Announcement. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang at o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa naiiba sa Kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay Kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat namin sa pagsisimba ninyo dito sa Quiapo ay ang aming pasasalamat sa mga ibinibigay ninyong tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang inyo pong mga pinansyal, material na tulong ay ginagamit ho natin hindi lang sa oras ng sakuna, kundi sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga kapatid nating higit ding nangangailangan. Kung kayo po ay nais maging bahagi rin ng mga programa, lalo na ng social services, maaari po ninyong dalawin ang ating opisina sa May Benedict Building. Tuwing Webes, meron po tayong programa ng pagkain sa ating mga kapatid na walang tirahan
Tuwing Webes ng umaga ay ang I Thursday. Miyerkules po, maaari kayong magpadala ng mga prutas na maibibigay at maidadagdag natin para sa kanila. Sa kabila ng inyong mga kakulangan at pangangailangan, bilang isang pamilya, huwag niyo pong susukuan ang gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong pamilya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at taligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, rangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.